O, di ba maganda? Kinamay ko na guys, wala akong gloves. Naubos, ay, na, hindi ako makabili, wala akong panahon magpunta sa supermarket. So, malinis naman yung kamay ko. Dry na nga yung kamay ko, kakalagay ng alcohol, kakahugas, Hello guys, good afternoon. Magluluto ako guys ng blueberry muffins. So, meron ako ditong blueberry. Tapos nandiyan meron din ako yung muffins form. So, meron akong all-purpose flour. Tapos, ito yung form na gagamitin ko. Maliliit lang siya. Tapos, meron akong baking powder. May dalawa akong itlog. Tapos, vanilla sugar. So, ang gagawin ko guys ay tatlong mug na maliit na mug, hindi malaki. Ito ba? Ano to, maliit na mug lang to. So, tatlo nito. Ay. Dali guys ah, para makita nyo. So, ay, hindi pa rin makita. So, ayan. So, ganito. Tatlong ganito. Tapos, lalagyan din natin ng oil. Siguro, gagawin ko ng apat. Mukhang, kasi nagbabaon din yung asawa ko ng ano, ng kung ano-anong makakain ba sa trabaho. Kasi minsan busy, wala siyang panahon magbababa. So, apat siya. Ngayon, gagamit tayo dito ng mantika. Kung saan niyo tinakal yung flour, doon niyo rin itatakalin yung oil. So, isa't kalahati. Medyo sumobra lang ng konti. Tapos, lalagyan natin ng mga ingredients. So, ilalagay na natin guys dito sa form. Maglalagay tayo dito ng blueberry para ang lagay. Ano to? Frozen. So, now I have 8 kronos. Maglalagay ako nito. Basta pag ano, apat na kung anong itinakal nyo sa flour, yun din ang pantakal nyo sa mantika at saka sa asukal. Halimbawa, apat na cups na flour. So, lagyan nyo ng ano, katulad nung nilagay ko, isang kalahating oil, tapos dalawang freeze milk. Tapos, sugar, 1 1/2 din.
Tapos, eh, bahala na kayo kung gusto nyong dun sa ibang mga ingredients, kung gusto nyong dagdagan ng itlog, o kaya yung, basta pag naglalagay ako ng vanilla sugar, isang teaspoon lang, tapos tatlong baking powder. Tapos itlog, pag ganito lang, pag alimbawa tatlo, dalawang itlog lang, pero apat tong ginawa ko, pero dalawang itlog pa rin nilagay ko. Okay na yun. Kasi medyo malalaki naman yung itlog. Pero pag maliliit, mga tatlong itlog ang ilagay nyo. Tsaka yung pagtimpla nyo, ganito lang. Yung para bang, hindi siya malab, hindi siya, ano, hindi siya malasa, malabsaw. Hindi siya malabsaw. Parang malagkit na malagkit. Parang ganun lang. Parang ganun lang. So, ilalagay na natin dito sa form. At pinainit ko na rin yung oven. Kasi dapat talaga mainit yung oven. Itabi natin para makita nyo yung pag, kung gaano ko siya karaming nilalagay. Hindi masyadong punong-puno. Kasi mag-aalsa pa yan mamaya. So, gusto ko hindi masyadong masarap pag sa muffins. Gusto ko, ano, yung katamtaman lang yung asukal, yung tamis. Katamtaman lang. So, pinaghalo-halo ko yung mga ingredients saka ko ano nilagay itong flour. Pinaghalo-halo ko na siya yung itlog, yung ano ba to? Lahat-lahat na flour. So, minix ko na siya. Isahan lang ba? Kumbaga, isahan lang. Hindi katulad nung ginawa kong sponge cake na kailangan may special ang paghalo doon. Kailangan isang way lang ang paghalo para ano, umalsa, kumbaga para malambot. Kasi sinubukan ko minsan na hindi ko sinunod yung paghalo ba. Hindi nga siya umalsa, hindi siya maganda, hindi siya malambot. Ewan ko ba bakit, may kasabihan din pala yung... Yung ganyan, may kasabihan din pala yung paggagawa ng sponge cake. So, oh, tamang-tama lang pala dito. See guys, how beautiful. Oh, yummy, yummy. Yan. Sobrang lambot niya. Pag mayroon bisita, yung madalian ba, para hindi na bumili ng kung ano-ano, ganito lang. Ano lang, dalawang maliit na mug. Yun, dalawang maliit na mug na flour. Ganun lang. Saka ang lambot niya guys, mainit lang kasi, hindi ko pa siya masyadong mahawakan. Pero na, malambot siya, oh. See? Uy! Malambot siya. Muffins ang tawag namin dito sa Sweden, pero cupcake yata sa English. Yun ang ano.
So, i-try nyo guys, baka magustuhan nyo rin, oh. Madali lang. Dalawang maliit na cups na flour, baking powder, vanilla sugar, vegetable oil, sugar, tapos fresh milk. Kung wala kayong fresh milk, pwede rin tubig. So, dalawang, kumbaga, basta ang palagi nyong, palagi nyong alalahanin, isipin kung ano yung itinakal nyo sa flour, yun din ang itatakal nyo sa tubig o kaya sa vegetable oil. So, ganun lang kadali guys. Tapos, kayo nang bahalang maglagay ng ano ba yun, toppings. Kung gusto nyo yung chocolate, kung ano man ang gusto nyo. So, ayan, sobrang lambot siya. Nagbibiyak na siya sa sobrang lambot. Ayan. Thank you so much guys for watching. At dito na po nagtatapos ang aking blueberries cupcake. Please like and subscribe my channel. And press the bell button for new updates. Marami pa po akong i-upload na mga videos. So, pakiclick po ang notification bell para po ma-notify po kayo sa aking mga i-upload pang mga video. Mga sarili ko pong content ang mga i-upload kong video. So, maraming salamat po guys. See you on my next video.